guys! Ito pong muli ang inyong lingkod, Bernadette Anke Damayo. Welcome to my channel. Today's video, pag-uusapan po natin kung magkano nga ba ang ating magagastos kapag tayo ay magta-transfer ng ownership through deed of absolute sale. Ito ay pertaining sa mga unregistered land o yung tax declaration lamang ang kanilang pinanghahawakan. If you're interested, stay tuned! Magkano ang magagastos sa pag-transfer ng ownership through deed of absolute sale kung ito ay unregistered land o tax declaration only? Notarial fee na 1-2% ng consideration value na makikita sa deed of absolute sale. Sa example na 1,150,000 times 2% is 23,000. Sa BIR taxes naman, capital gain tax of 6% at documentary stamp tax of 1.5% based sa selling price, market value, zonal value, whichever is higher. At para makompute ang mga BIR taxes, kailangang i-determine muna natin ang fair market value na makikita sa tax declaration. Check po natin muna yung ating tax declaration. So, yung ating tax declaration, meron po tayong 300 square meters. So, kasi kailangan po nating malaman yung square meters at saka yun po yung ating classification. Yun po siya. Yan, residential po yung ating classification. And then, e-check din po natin yung ating location. So, ang location po ng property is San Nicolas, Bacoor, Cavite. Paano natin malalaman yung ating zonal value? Unang-una, punta po tayo ng website ng BIR. So, www.bir.gov.ph. So, i-search lang po natin siya. Yan. Tignan natin yung seasonal values. Yan po. So, since yung ating location is nasa San Nicolas, Bacoor, Cavite, i-check po natin kung saang BIR po ang lugar na ito. I-check lang po natin nasa ano po siya, RD Region 9B yan po. Nasa ano po siya, Region 9A. So, yan. Nasa, ayun, Bacoor, ito po siya, Bacoor City, West Cavite. So, i-click lang po natin siya. So, yun. Ayan. So, ayan po yung Bacoor City of Cavite. Yan po siya. So, yan. So, click lang po natin yung zip Excel file. Yan. So, magda-download na po yung ating zonal value data. So, i-click lang po natin siya. I-open po natin siya. Yan. So, close lang po natin yan. So, yan. Okay. Ayun. So, yung location ng property is nasa, ano po siya. Check natin kung anong po siya. So, yan. Bacoor. Check natin yung color coding ng sheet. So, nasa sheet 1 po siya, color blue. So, ito siya. Click natin. And then, kaya ninote po natin kanina kung ano po yung classification ng property, which is residential. Kasi para malaman po natin kung dito po kasi natin makikita yung classification. So, kailangan malaman po natin yung
classification ng ating property. Yan po. So, yan po yung ating classification. Yan. So, i-highlight lang po natin siya. Yan po siya. So, residential. Yan po siya. Residential, regular. So, RR po yung ating i-check. So, i-find lang po natin siya. Control F, control R, or control F po. So, i-find lang po natin siya San Nicolas. Yan. So, i-click lang po natin. So, yun. Nakita po natin San Nicolas. So, yan po. So, i-check lang po natin siya kung anong street or subdivision. So, ipagpalagay na lang po natin siya na nasa along provincial road. Kasi malalaman nyo naman po kung saan po yung property. Base po dun sa nakita nyo. So, since residential po siya, so ang zonal value po niya per square meter is nasa 2,000. Selling price na 1,150,000, fair market value na 135,000, at zonal value 300 times 2,000 is 600,000. So, ang selling price na 1,150,000 ang higher value. Sa pag-compute ng CGT, 1,150,000 times 6%, 69,000. DST naman, 1,150,000 times 1.5%, 17,250. At meron din tayong binabayaran na certification fee na 100. So, total BIR taxes ay 86,350 pesos. Next, kapag na-claim na ang BIR e-car o yung Electronic Certificate Authorizing Registration, proceed na sa Treasury Office para makapagbayad ng transfer taxes. Sa pag-compute naman ng transfer tax, meron tayong transfer tax rate sa NCR 0.75% at sa province naman ay 0.5%. So, sa example po natin, 1,150,000 times 0.5% ay 5,750. At transfer tax clearance naman na 100 pesos, so total of 5,850. Nag-base tayo sa selling price kasi ito po ang higher value. Same lang din ang basis sa pag-compute ng BIR. Usually, registry of deeds. Pinapa-compute po natin ito, pinapa-assess po natin sa REO or yung Record Information Officer ng Registry of Deeds para malaman po natin kung magkano po ba yung ating babayarang registration fee sa Registry of Deeds. Ang kagandahan po kasi kapag pumunta po kayo ng Registry of Deeds para magpa-assess, mache-check na po kasi nila yung ating dokumento, kung may mga kulang pa po ba sa ating mga dokumento, and kailangan pa po nating i-provide yon. And saka po nila i-compute yung ating registration. Dati kasi, manual po yung computation. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po yung manual computation. So, meron po tayo ditong RD schedule. Ito pong RD schedule na ito, nakikita po natin to sa harapan. Nakapaskil po ito sa harapan ng mga cashiers ng RD. So, ito po yung itsura ng ating RD schedule. So, ang ating RD schedule, ano po siya? May mga corresponding values po dyan. Yan po, yung ating mga consideration value na makikita sa deed of sale. So, base po dun sa ating sample na 1,150,000. So, ibibase po natin siya sa, since wala namang 1,150,000 po dito sa ating RD schedule,
1,140,000. Hindi rin po natin siya pwedeng maging basehan kasi kulang pa po siya ng 10,000. So, dito po tayo sa 1,160,000, which is ang equivalent registration fee po niya is nasa 6,366. Registration pa lang po yan. So, paano ba natin kukumputin yung total registration fee? So, punta po tayo sa ating computation. So, base sa selling price na 1,150,000, ang registration fee na nakuha natin sa RD schedule is 6,366. Kukunin po natin ang 1% ng 6,366 para po sa legal research fund. So, 63 pesos and 66 centavos. Entry fee na 30 pesos, car identification fee 168 pesos, and additional page na 30 pesos per page. Ito po yung kung merong mga carry over sa bagong title. IT fee which is 386.32 per document. So malalaman natin kung ano-ano nga ba yung mga dokumento o ilang dokumento yung naipasok po natin. So, example po is deed of absolute sale, tax declaration, transfer tax receipt, transfer tax clearance, BIR e-car. So, meron tayong limang dokumento. So, 5 times 386.32. So, ang total IT fee po natin is nasa 1,931.60. So, kapag ito total po natin lahat, ang total registration fee po natin sa RD ay nasa 8,589.26. Yun po ang ating registration fee. To summarize po ang lahat ng ating babayaran, notarial fee na 23,000, BIR taxes, yun po yung CGT at DST kasama ng certification, total of 86,350, transfer tax fee 5,850, RD registration fee 8,589.26. So, all in all, ang total transfer fees sa pag-transfer ng ownership through deed of absolute sale at ito ay tax declaration lamang, gagastos po tayo ng 123,789.26. So, yan po yung ating total na babayaran. Hanggang dito na lamang, naway natulungan po kayo ng video ko na ito. At sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and hit notification bell all para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share na din po. Hanggang sa muli, paalam!